paano ba natin mapapalago ang ating maliit na tindahan? Well, kaibigan, to be honest, hindi po ito madali at hindi rin naman mahirap. So, panoorin niyo po ang video ito hanggang dulo. Sasabihin ko po sa inyo, ituturo ko po sa inyo ang dapat niyong gawin para unti-unti niyo pong mapapalago ang inyong maliit na tindahan at syempre, aasin sa pangyong buhay. Hello mga kaibigan! Magandang araw sa inyong lahat dyan! Happy morning everyone! Ito na naman ang inyong life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. Ayan, so masaya na naman ang inyong lingkod na si Ate JB. Dear friends, kasi nga, again, napakaganda po ng topic nating pag-usapan ngayon. At saktong-sakto, papunta po ako minang city ngayon, mag-grocery ako. Nakita nyo naman no, sa aking likod, dear friends, kaunti na lang yung ating stocks ng mga paninda. Kasi naman, today is a Saturday, weekend, dear friends, at alam naman natin. So, sa Monday, dear friends, hanggang Friday, medyo malakas po ang ating bintahan. Thank you so much God. Kaya kailangan na talaga ni Ate JB mag-refill. So bago pa ako pupunta sa city para mag-grocery at saka mamalingki, naisipan ko talaga na gumawa ng vlog ngayon kasi naman isa sa ating mga kapatid, kaibigan no, sa YT World. Shout out no? Nagtanong kay Ate JB, shout out kay Sister Nikay Tuazon. Ayan, so magandang tanghali pa, morning pa lang. Magandang morning sa iyo Sister Nikay. So ang katanungan kaibigan ng ating kapatid na si Sister Nikay Tuazon ay, Madam, pwede pong humingi ng tips kung paano lumago ang maliit na tindahan from Bicol. Ayan, so shout out po sa ating mga kababayan dyan sa Bicol. Magandang umaga pa sa inyong lahat. No? Magandang umaga, dear friends. Ayan, so bago natin talakayin ito, kaibigan, bago ko ibibigay sa inyo yung mga tips paano natin mapapalago ang ating maliit na negosyong sari-sari store, allow me please no, to shout out no, apat sa ating mga kaibigan dito sa YT World. So shout out po kay Sir Danbel Spulayan, isa rin po siyang tendero katulad ni Ate JB. Sana kaibigan suportahan niyo po ang ating matalik na kaibigan, mabait po na si Sir Danbel Spulayan. Please support, subscribe to his channel. Shout out sa ating kapatid My Sis Channel. Thank you so much sis sa pagmamahal. Thank you Jen Balunos, shout out sa kanyang store, AFCC store. Ayan, so let's support each other guys. Maraming salamat po sis Jen Balunos. And shout out kay sis Karil Chris Mendoza from Tarlac. Sa mga taga Tarlac dyan, magandang umaga no. Maraming salamat sis Karil sa suporta at pagmamahal. And shout out din sa mga lahat no, sa lahat ng nag-subscribe sa aking kaibigan, 3 Vlogs Unlimited. Thank you so much guys. Na hindi pa naka-support, please watch his video, comment kaibigan, mag-subscribe kayo. Okay, lahat ng nag-comment, nag-subscribe sa kanya, sure na babalikan po ni 3D dahil mabait po siya na tao. Let's support each other, dear friends, and let's see each other every 2 p.m. Philippines time, 3D Vlogs Unlimited. Meron po siyang LS. So let's see each other guys, no? Let's support each other. Let's love each other. So ngayon kaibigan, back to our main topic. Paano ba natin mapapalago ang ating maliit na tindahan? So, mga kaibigan, hindi na po lalayo si Ate JB kasi naman this is based on my personal experience. So alam ko some of you kaibigan nalaman na rin no, kasi nga nasabi ko sa aking mga previous vlogs, previous videos dear friends, na ako rin po ay nagsimula sa maliit na puhunan. 1,000 lang po ang puhunan ko noon dear friends. And I never imagined no, to be honest, hindi ko talaga naisip noon kaibigan na lalago ang aking negosyo kasi nga maliit ang aking tindahan. And then, back in those times kaibigan, hindi lang ako ang may tindahan dito. So marami, yung pinsan ng mama ko, yung pariente, no? Ano barong pa kami? Kamag-anak in Tagalog. Sorry, Bisaya kasi si Ate JB. So kamag-anak namin kaibigan, kapitbahay, kapitbahay, no? At meron pa parang wholesaler dito sa place namin. Kaya wala talaga sa isipan ko po noon na lalago at maging 20 years or beyond pa ang aking tindahan. Pero thank you so much God. At maraming salamat sa aking mga kababayan dyan, mga kapitbahay ko, no? Na parating bumibili dito sa aking tindahan. So ano ba ang ginawa ni Ate JB noon? Paano ko ba napalago ang aking tindahan kahit maliit lang ito, dear friends? Again, kaibigan, nasabi ko na rin sa aking mga previous vlog, dapat talaga kaibigan, pag maliit ang iyong tindahan, unahin nyo po muna pagbili or pagtinda yung mga hinahanap talaga ng ating mga kapitbahay. Para naman, no, may bigay natin lahat ng hinahanap nila, yung tinatawag natin na fast moving. So, ano-ano ba mga fast moving? Ipapakita ko po sa inyo. Mga kaibigan, marami mga fast moving products, no? Number one talaga kaibigan, itong bigas. Kasi everyday kaibigan may maghanap ng bigas. Pero huwag ko munang isali ito kasi nga ang pinag-usapan natin ngayon ay maliit na tindahan. So, syempre,
obviously, maliit yung ating puhunan at ang laki ng puhunan ng Biggest Difference. Kaya mamaya na lang natin ito pag-usapan no? Sa ibang vlogs na lang. Ang tutukan po natin ngayon yung mga other fast-moving products difference, katulad ng mga, syempre, hindi mawawala, kaibigan, yung mga gatas at saka yung mga kape. At ito, kaibigan, no? Yung mga biscuits, lalo na ngayon, difference na, ano, kaibigan, may klase na, no? Ayan, so, mabinta kasi pasukan na, mabinta na ulit yung ating mga biscuits. Yung mga pangbaon sa school, dear friends, ayan, ito, kaunti lang po na, no? Mga 60 pesos, 50 plus. So, okay na okay, kaibigan, na pag nagsimula ka lang sa maliit na puhunan, dapat hindi mawala ito, no? Yung mga kape natin, dear friends, ayan, so, wag kayong mabahala, no? Baka sabihin nyo na si Ate GB, wag nyo ako i-bash na, paano ko nasabi na lumalago aking tinan, kaunti na lang naman. Kasi nga, sa Ate GB ngayon, kaibigan, ay papunta na ako grocery, no? Mamamalingki ako, mag-grocery, at mamaya mapupuno ito. As a matter of fact, kaibigan, few days back, nag-grocery si Ate GB. So, ito yung mga cartons, kaibigan. O, di ba? Itong yung pinaglagyan ng mga grocery ni Ate GB. Nag-grocery pa ako at napadeliver na ako sa grocery. O, di ba? So, marami, kaibigan, kaso nga naubos na kasi nga weekend ngayon, kaya mag-grocery naman si Ate GB. So, mga fast-moving, kaibigan, mga noodles, halos everyday may naghanap ng noodles at hindi mawawala yung itlog. Ayan, so yung mga itlog, kaibigan, ha, dapat magtinda kayo ng itlog. Yung mga kindis, kaunti lang naman ang puhunan ng kindis, kaibigan, 30 plus, meron nga hindi abot ng 20 pesos. Mga junk foods, kaibigan, kaunti lang puhunan po, 5 plus, 6 pesos, or 7 pesos. Ito, kaibigan, 13 pesos lang mahigit. Dapat magtinda ka. Okay, mga Milo, dear friends, yung mga pangsahog sa ulam, yung mga pampasarap. Ayan, mga magic sarap, dear friends. Ito, dinamihan ko ito. Kasi nga, mabinta yung magic sarap, mga Vitsin. Talagang fast moving po ang mga yan. At ito, mga kaibigan, mga sabon. Yung sabon, kaibigan, fast moving. Lalo na pag weekend. Marami kasing naglalaba, no? Laba time. Ayan, so kaunti na ang stocks na sabon ni Ate GB. Kasi nga, weekend, mag-grocery ako. Papunta na ako sa pamilyang bayan, dear friends, no? Kaya naman, kung sa Bisaya, paspas ako mag-vlog. Ayan, so bilisan na natin kasi mag-grocery pa si Ate GB. So, yun yung mga fast-moving, kaibigan. Meron pa pala mga sigarilyo. Marami pa, kaibigan, mga canned goods, no? Ayan, dapat talaga, kaibigan, unahin nyo po yung mga fast-moving products. So, itong diaper, kaibigan, depende na, no? Kung sa tingin nyo, marami yung mga bagong silang sa inyo dyan, mga bata. Ayan, so magtinda kayo ng diaper. Okay, kung walang bata sa inyo, huwag muna kayo magtinda ng diaper. Ayan. Ayan, so mabinta ito, mga kaibigan. Ito yung mga tinatawag natin na fast moving. Pati ala, kaibigan, fast moving yan. Lalo na pag weekend. Okay, pero ang pag-usapan natin yun lang munang mga, yung bang hindi mahal, no? Mga paninda. Kasi nga, ang we are talking about right now, yung mga maliliit na tindahan, no? Yung kaunti lang ang puhunan. So, yun, mga kaibigan, pakita ko na po sa inyo yung tinatawag natin na fast moving products. Pag ikaw nagsimula ka po ng sari-sari store, maliit lang yung tindahan mo, kahit pa hindi maliit, no? Dapat magtinda po kayo yung tinatawag natin na fast moving products. Ayan, so sa pamamagitan po nito, kaibigan, madali pong mabawi yung puhunan mo at kikita ka, no? Yung profit mo, yung kita mo, kaibigan, pwede mo ngayong ibili ng another produkto. Yung tinatawag natin na hindi fast moving, katulad ng mga non-food items. So mga kaibigan, noon, kaibigan, no, ito yung ginagawa ko, kaya naman binabahagi ko po ito sa inyo. So ganito, kaibigan, no, pag si customer naghanap ng isang produkto at wala kang, kasi nga, kaunti lang yung puhunan, ilista mo ito, dear friends. At then, sa susunod na mag-grocery ka, mamalingki ka, ayan, so bilhin mo ito. So, minsan, kaibigan, pwede po tayo magsinungaling. Okay lang magsinungaling. Ako, ginagawa ko ito, kaibigan. Pag noon, nakakasimula ko pa lang, hindi kumpleto yung aking stocks na mga paninda, may mga customers na maghanap na wala ako. Walis, mga chinelas, school supplies, hindi po ako nagtitinda noon. So, ang lagi ko sinasabi, kakaubos lang. So, mag-grocery pa ako, mamamalingki pa ako mamaya or the next day. Never ko talaga sinasabi sa kanila, kaibigan. Never ko sinabi sa customer na naghanap na hindi ako nagtitinda ng produktong ito. Kaya ikaw, kaibigan, kung wala ka ng stock na hinahanap ni customer, dapat magsinungaling ka. Sabihin mo na kakaubos lang at mag-grocery ka. Para kung next time maghanap si customer, pupunta pa rin siya sa tindahan po. Pag sinabi mo na hindi ka talaga nagtitinda, next time na maghanap siya, hindi na siya pupunta sa tindahan mo. Kasi nga sinabihan mo siya na hindi ka nagtitinda. So kaibigan, tapos pag may naghanap sa iyo, kaibigan, ng produktong hindi mo tinitinda,
ilista mo ito. At sa next time na ikaw mag-grocery, mamalingki, bilhin mo ito, dear friends. Para naman, pag may naghanap na customer the next day, ayan, may mibigay ka na. O, diba? Makakatulong po ito, kaibigan, para dadami yung customer na eventually magiging suki mo, tataas ang sales mo, at syempre, lalago ang iyong sari-sari store business. Ito, kaibigan, napakahalaga talaga. Dapat huwag niyo po itong kalimutan. Yung ating magandang pakikitungo sa ating mga customers. So, na-experience ko ito, kaibigan. Hindi na talaga ako bumalik sa suki ko. Kasi kaibigan, no, kahit pamura ang kanyang mga paninda, nagiging masungit po siya. No, hindi ko alam na na-insulto po ako sa sinabi ng aking suki doon sa pamilyang bayan. Kaya sinabi ko sa sarili ko, kahit mura yung mga paninda niya, ayo, hindi na ako babalik. Humana po ako ng ibang suki, kaibigan, at doon ako namalingki. No? Kaya kaibigan, masasabi ko talaga na napakahalaga po ng pakikitungo natin sa ating kapwa. Dapat pala, kaibigan po tayo, smiling po tayo. Alam ko po, some of you ayaw mag-smile kasi natatakot na utangan. Yung sinasabi na, nababasa ko sa Facebook page, kahit yung mga kasari ko, no, mga sar-sar store owners, sinasabi sa vlog nila na ayaw, parang ayaw nila mag-smile kasi nga baka utangan. Well, totoo naman talaga, kaibigan. Pag marami kang kaibigan, malaki ang tiyasa, marami rin ang utang sa tindahan mo. At okay lang naman magpautang, kaibigan. Basta agin ba, no? Malaki yung ating puhunan at magaling, maganda magbayad yung taong umutang sa atin. Pero agin, kaibigan, kung hindi ka sure, wag ka magpautang. O, diba? Dapat maganda talaga ang pakikitungo natin sa ating kapwa, sa ating mga customers, mga kapitbahay natin. Lalo na sa mga bata, kaibigan, huwag natin silang paggalitan. Yung iba magagalit pa pag yung bata balik-balik. 1 peso lang yung bibilin. Pabili ng candy. Minsan nagsusungit tayo, isang candy lang peso. Ano? Bakit ka balik na balik? Ayan, ubusin mo na yung pera mo, bili mo na lahat para hindi ka nabalik ng nabalik. Nakakarelate ako kasi nung ginagawa ko. Nagagalit ako pag may mga bata na bibili. Ate, candy isa. Tapos babalik, ate, hindi isa. Sabihin ko, minsan sinasabi ko, makano ba pera mo? Ubusin mo lang. But alam ko, babalik ka. So, masama ito, kaibigan. Hindi po ito maganda. So, dapat, intindihin po natin yung ating mga customers, kahit mabata, no? Dapat friendly tayo sa kanila, kaibigan. Pasensya talaga. Dapat mataas po ating pasensya. May mga customers pa, kaibigan, na nag-insulto sa atin, no? Yung iba, gusto pa nilang mauna, kahit hindi sila yung naunang dumating. Todo pasensya talaga, kaibigan. Dapat po malawak yung ating pasensya. Kahit pa masakit yung ulo natin, may problema tayo. Nakangiti. Ako nga ngayon, meron akong problema. Ang laki ng problema ni Ate JB. Pero andito ko sa harap nyo, kaibigan, nakasmile, nakangiti. Hindi nyo lang alam ang laki ng problema ni Ate JB. Okay? Pero ayaw ko kasi madismaya yung ibang tao, lalo na yung mga customer ko. Kaya nakangiti pa rin si Ate JB. Malaga po ito, kaibigan, good customer service. Para naman yung ating mga customers babalik at babalik sa ating tindahan. And kaibigan, the last but not the least, dear friends, mahalaga po talaga ito, yung ating oras ng pagbubukas at pagsasara ng ating tindahan. Dapat consistent po tayo, kaibigan. Kung anong oras ka nagbubukas, parati talaga ganyan ang oras pagbubukas mo. Huwag pa iba-iba para hindi malito yung ating customer, yung ating mga kapitbahay. Kung anong oras ka nagsasara, dapat ganun din ang oras parati na yung pagsasara para huwag silang malito. At siyempre, kaibigan, no, kung kaya mo, kung anong oras nagbukas yung kompetensya mo, kung kaya mo mas agahan mo. Kung nagbubukas siya ng 5 a.m, magbukas ka ng 4 a.m. Kung nagsasara siya ng 10, pwede ka magsara ng 11. Makakatulong, ito lang naman kung kaya mo, no? Makakatulong po ito, kaibigan, tiyak na tataas po ang sales niyo. Kaya bakit po ito sinasabi? Kasi ito yung ginagawa ko. Lapas 15 years na, kaibigan, ginagawa ko po ito. Kaya naman, unti-unti pong lumalago ang aking negosyo. Noon, maliit lang po ang tindahan ni Ate JB at hanggang ngayon, medyo maliit lang naman kasi hinati ko po, kaibigan. Actually, malaki na sana yung aking tindahan, hinati ko po. Napag-isip ko kasi noon, mga 8 years ago, how about magtayo ako ng Pesonet Cafe, mag-print ako, mag-scan ako, kasi nga yung tindahan ko, nasa likod lang po ng paaralan, high school at elementary. Kaya yung malaki kong tindahan, hinati ko, naging maliit siya. Yung kalahati, ginawa kong internet cafe, Pesonet Cafe. At nakatulong po ang decision ko ito, kaibigan. So, aside from my sari-sari store, meron akong other negosyo, other source of income, which is my Pesonet Cafe. At kahit
medyo maliit lang tindan yung aking tindan, halos lahat naman na hanapin ni customer, itinitinda ko. Ang wala sa akin, kaibigan, yung feeds lang kasi nga yung pinsan ko nagtitinda na. Wala rin akong ice cream kasi marami na nagtitinda ng ice cream. Baka malugi ako sa negosyo. No, kaya yun lang, kaibigan. No? Dapat talaga madiskarte po tayo. Alam natin ang pasikot-sikot sa negosyo ating pinasukan. At kaya nga, congratulations, kaibigan. No? At ngayon, naririto ka, nanonood kay Ate GB. Alam ko, makakatulong po ito sa iyo para lalong lumago ang yung negosyo at yung maliit na tindahan mo, katulad kay Ate GB, lalaki rin. Okay? Asin sa tayong lahat, kaibigan? Huwag ka mag-alala. Lagi mo lang isipin yung sinasabi ko parati sa aking previous vlog. Hindi po mahirap, hindi imposible na masenso ating buhay. Basta masipag tayo, may tamang disiplina sa sarili, madiskarte tayo, and we have God in our life. Tiyak asenso ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, kaibigan, ha, kung hindi ka pa nakafollow, no, nakafollow, nakalike sa ating Facebook page, please do like and follow our Facebook page, Negosyo Tips and Ideas. Ilalagay ko po yung link sa description box. Pwede kayo mag-post, mag-comment, mag-private message kay FTGB, no? Negosyo Tips and Ideas. Makakatulong po ito sa kaibigan, paano magsimula ng negosyo, paano palagoy ng negosyo, at paano pasinson ang buhay nating lahat. Again, thank you so much sa inyong suporta. Thank you so much for supporting FTGB. Sa mga bagong nag-subscribe sa akin, thank you so much, kaibigan, sa pagmamahal. Asinso po tayong lahat. Claim 8. Thank you so much. God bless.